the battle mo. Maksan. Ang makasaysayang labanan, Samaktan, sa pagitan ng sandatahan ng Maalamat, na si Lapu-Lapu, na isang dato sa isla ng Mactan, at ang isang bantog, na eksplorador, na si Ferdinand Magellan, na isang Portuguese na naglayag para sa Espanya. March 16, 1521, nagtagumpay sa paglalayag, at dumaong si Magellan, sa isla ng Humunhun, isang paglalayag na ninais ng Europeo, na tumuklas ng mga lupain. Tumulak patungo sina Magellan, sa isla ng Limasawa, kung saan nakipagkasundo, at nagpalaganap ng Kristyanismo, at noong March 31, 1521, ginanap ang pinakaunang misa, sa Pilipinas. Kasama ang mga tauhan, tumungo naman si Magellan, sa isla ng Cebu, at nakipagkaibigan. Si Raja Humabon ang pinuno ng isla, kasama ang kanyang kabiyak na si Harahu Mamay. April 7, 1521, bininyagan si Raja Humabon bilang Don Carlos at ang kanyang asawa. At nagsagawa ng maramihang konbersyon upang maging Katoliko. Nakatanggap si Juana, o Harahu Mamay, ng Santo Niño bilang simbolo ng pagyakap sa Kristyanismo. Nagtagumpay man si Ferdinand Magellan sa paghikayat sa ilang pangkat sa Pilipinas at sa aspeto ng relihiyon at pribilehiyo. Isang dato, ang tumanggi sa kagustuhan ni Magellan, hindi pumayag si Lapu-Lapu na mapasailalim ang nasasakupang tulo sa kapangyarihan ng Espanya. April 26, 1521, tumungo ang mga Espanyol at mga sundalo ni Roger Humabon sa isla ng Mactan. April 27, 1521, narating ang islang pinamumunuan ni Lapu-Lapu, na kung saan nagpahayag at nagbanta si Magellan, na kung di susunod ay mapipilitin itong lusubin ang kanilang isla at makikita ang husay ng kanilang armas. Dahil sa mga batuhan at mababaw ang tubig, ay di magawang iilapit ng mga Espanyol ang kanilang mga bangka, kaya't hindi nakalapit ng husto sa daungan dot ang kanilang mga barko. Bumaba ang 49 na tao, at naiwan sa laot ang ilan upang magmasid sa mga pangyayari bilang pagsunod sa kagustuhan ni Magellan. Subalit bago makarating sa Bukana ng pulo, ang pangkat ni Magellan ay sinalubong na sila ng humigit kumulang na 1,500 na mga mandirigma na pinangungunahan ni Lapu-Lapu at agara nilang napalibutan ang mga Espanyol. Ang mga sakay ng bangka ay nagbigay ng suporta sa pamamagitan ng pana at baril. Ngunit sa layo nito ay di ito lubos na nakatulong at makalipas ng kalahating oras, ay naubusan ng bala ang kanilang armas. Sa kabilang banda, matibay ang depensa ng hukbo ni Magellan sa baybayin. Ito ay dahil sa bakal na balute, ngunit di rin kayang lumaban ng mabisa dahilan sa dami ng hukbo ni Lapu-Lapu. Sa isang aksyon, sinunog ng Espanyol ang bahay ng mga katutubo upang masira ang kanilang determinasyon, ngunit ito'y nagpaigting ng galit ng mga katutubo na higit na pinag-ibayo ang pakikipaglaban at ilang Espanyol ang agarang napatay. Tinamaan si Magellan ng palaso na may lason sa hita at natanggal ang kanyang helmet, kaya't tinamaan siya sa kanyang mukha ng sibat na yari sa Kawayan. Sinikap niyang iwas-iwas ang kanyang espada, ngunit hindi na niya nagawa dahil isa pang palaso ang tumama sa kanyang kanang braso. Hanggang siya ay bumagsak, dali-daling umatake ang mga mandirigmang katutubo, at siya ay pinagtataga at pinagsasaksak ng kanilang mga sibat hanggang siya ay mamatay. Nasiraan ng loob ang mga Espanyol at umurong nang makitang napatay na ang kanilang pinuno, at ipinagdamot na ibigay ang labi ni Magellan.
Kinalagkad ng mga katutubo ang labi ni Magellan, at hindi ibinigay sa mga Espanyol kahit na nag-alok na ng malaking halaga bilang pantubos dito. Ang labanan sa Mactan, ay nagresulta sa pagkamatay ng 8 Espanyol, 14 na mandirigma ni Humabon, at 15 mandirigma ng Mactan, at nahinto ang kolonyalisasyon ng mga Kanluranin. Isa itong labanan na nagsidlang ng isang damdaming makabayan.